dalawang simptoma ang nakita ng mga magulang mula sa private school na yon. Una ay yung pagiging irritable at ang pangalawa ay yung self-harm. I actually have my fair share of stories sa Kids Castle, so story time. Siguro mga 2 years old na yung aking pangalawang anak na naisipan ko na mag part-time kasi parang ang tagal ko nang hindi nagturo at baka mamaya eh hindi ko na alam kung paano magturo. And I was really fortunate to be a part of this Kids Castle kasi as we all know, ang Kids Castle po ay talagang nationwide dito sa Taiwan. Maraming branches, malaki ang isang bilingual na kindergarten na ito. Pero sa kasamaang palad, I decided to quit the job in a week. Anong nangyari? Siguro kung wala pa akong baby, matitiis ko pa yung nakikita ko sa loob ng kindergarten. But that time na meron na akong dalawang baby, talagang every time nakikita ko at nawi-witness ko yung pagsisigaw-sigaw ng mga teachers sa mga bata na napaka-baby pa. From 2 years old, 4, 5, 6, sinisigaw-sigawan, hindi ko na talaga kaya. And maybe, ika-cancel na naman ako dahil sa video na ito, but I'm gonna say it anyway. Let's be honest here. I have a long experience of teaching in a kindergarten here in Taiwan. Pangalawa, yung sa Kids Castle. Pangatlo ay yung isang napaka-eksklusibo na school sa Taipei. But I see one thing na hindi ko talaga kaya. At yan yung pagsigaw-sigaw sa mga bata. That's also one reason bakit kahit na naubos na yung boses ng mga nanay siguro kakasigaw sa mga anak nila, hindi pa rin sila pinapansin kasi sanay na sila sa ganitong klaseng trato sa kanila mula pa nung musmus pa hanggang nag-elementarya hanggang nag-high school. Imagine mo, halimbawa, nasa kindergarten ang anak mo at nakikita mo yung communication book nila na napakaganda ng pictures. Maiisip mo, nagtuturo ba talaga yung mga teachers na to or nagpipicture lang? Naalala ko, nung nasa Kids Castle ako, imagine mo, pinapapose ako talaga ng teacher nila para magkaroon ng magandang picture. Ano ba talaga ang mas importante? Yung picture sa pang-araw-araw na communication o yung talagang nagtuturo ng maayos ang isang teacher? Kaya para sa mga parents ngayon, you should know na kung maraming sinusulat sa communication book, ano na lang ang ginagawa ng teacher nila, di ba?